Hello guys, kami po ay nagbabalik sa The Chongqing Major NA? Europe Qualifiers or Europe Qualifiers Alliance versus OG. At pinapakilala ko po ang single na si Alec and double chan na babaero. Ayun na. So, ito po. Akong... Ito nga pala yung aming ano, si idol namin, si Trinil. Kung ano po ah, may sinabi nga pala na kung may mga divine five pataas dyan. Oh, naghahanap si Alec. Ayun lang, ayun lang. Requirement guys, ano, online na naman. Hindi, si Kuya Nick na yan. Si Kuya Nick na. Grabe yung usapan namin dito. Ayan. So, ayan, ano ang on the line dito, Alec? About ayan, so guys, ang mananalo dito sa game na to, game 3, ang mananalo dito, sila na yung makakapasok sa playoffs. Mm-hmm. And nag-aantay ang matatalo doon? Naman, syempre, wala nang chance para dito Boxak na makasali na sa Chongqing Major. Yun guys, kasi di ba we were expecting for OG na sila yung makakalusot since they are the TIA champions. Oo. But then ngayon, nagiging tinik yung alliance sa para sa kanila ha. Oh, huling laro ng OG, yung TIA pa, no? Mm-hmm. TIA and yun, nagbakasyon sila dito. And nung pagbalik pa ng OG, wala na si Ana. So si Pycat yung naging fill-in nila ngayon na kinuhang carry. Pero so, parang ano, no? Hindi pa, wala pa masyadong chemistry dahil kita mo naman yung galawan nila nung pinalit ni si Pycat kay Ana. Parang mali yata yung answer ko. Oo. Seryoso mali yan. Hmm? Asan yung 0.47? Ba't dito ang basyan? Shout pala kay Kuya Nick na si Kuya Nick yung makakasama nyo na magka-cast after nito ah. Playoffs na tayo nito ah. Oo. Yan, si Kuya Nick sa gilid lang. Yan, ano siya? Mikito, hello sa'yo, man. Si Kuya Nick, si Kuya Nick ang magka-cast kung sinong mananalo dito. Ayun. Ano yung sama? Hindi siguro nasagutan yung sa ano no, yung sa pop quiz. So, tingin ko lang naman yung game 2 kaya natalo yung OG kasi hindi sila masyado nag-invest kay Pycat. Kasi nung game 1 all in sila kay Pycat eh. Kumbaga ginagawa nila ng grabe yung space na nagawa nila nung second game. Nahirapan si Pycat, pinush nila na hard lane si Pycat doon, di ba? Hindi pwede naman siyang nag-safe lane na lang. Yun. So ngayon, sinecure pa rin nila yung magandang hero ni Pycat nung first game. Yung hero which is ni Pycat nung first game. And eto naman maganda rin kasi eto yung parang kahit paano support pa rin sa Anti-Mage pero wala nang Magnus. Wala nang Magnus kasi diba? Na-ban out din ng OG yung Magnus. But then for Alliance, they are still going for the sustain. Yung sustain. Isa pati yung Oracle, kinuha na nila, no? Yun, respect ban pala. Akala ko, no respect ban for PA. Tingnan mo, grabe yung OG. Binan yung PA, binan din yung Luna and Gyrocopter na malakas dito na tandem ng Ayo. Tinanggal na nila lahat ng pwedeng partner dito kay Ayo. At yung, parang, pag ganyan kasi yung ano, lineup mo, Ayo, Oracle. So, parang, iisipin mo na talaga dyan, kukuha sila ng isang hard carry talaga. So, eto nga Anti-Mage, pwede rin inagaw na lang din nila kaysa mapunta pa sa Alliance na pwede ngang kunin, di ba? So, what would be the answer dito ng Alliance since kulang pa sila ng heavy carry? And then for OG, kulang sila ng mid laner na tatapas sa Dragonite. Grimstroke? Yung Grimstroke. Ha? Grimstroke? Pwede siyang magano dito eh. Pwede siyang mag-offlane. Offlane, no? Pwedeng offlane Grimstroke. Masakit yung Grimstroke actually. Yung kanyang mga, yung kanyang skill na yung Stroke of Faith. Masyadong makati yun eh, early. Uy! Terror Blade, na-open pa nga. Nagbabalik po. Ayoko na tumingin ito. Isipin mo, Terror Blade dito na pag nag-reflection siya, babalik yung, ano sa Anti-Mage, yung mana. Na ano 'di ba Anti-Mage ano siya useful ayaw niya sa mga mana users pero pag siya wala siyang mana useless din siya. So yung pwedeng ang ano no pwede pa lang si Seb yung Trent na offlane pero pwede din sila mag-adjust eh. Pwede nga to mid lane na Grimstroke for Thompson. Hindi ko alam eh. At manalaman natin. Thompson on the Outworld Devourer. So I'm guessing this will be Grimstroke or Trent na magiging offlane.
Ayan, malalaman natin. Alliance! Masakit yung pick nila. Mm-hmm. Ay, No-Tail, Lich, Grimstroke. Sinong Grimstroke? Yan. Sakit. So, pag nagana pa na, no? Soulbind, tapos yung ulti ni No-Tail, no? Banda-banda Lords. Oo. So, dalawang Chain Frost, ang combo dito ng OG. Maganda pa rin. Masakit pa rin. Masakit pa rin for OG. Kasi, Chain Frost and yung Soulbind, naka-antay talaga dito sa Ayo. Kasi Ayo, palagi siya merong kasama eh. So, yun pa rin. Ang magandang game plan dito ng OG. And, yun. Pasok yung Soulbind, no? Mm-hmm. Sure na sure yan. Tapos, and, eto lang yung nakakatakot lang sa part nila. Kasi yung OD na pick at saka anti-mage, dalawang greedy yan na hero eh. Oh. Kailangan ang mangyayari di Trend Protector na off lane nga. Mm-hmm. Na laging ginagawa ni Seb talaga yan dati ng TI8 pa. Shout out po team Nova Leeches Cancer sabi ni John Philip. Ayun. Pero ang maganda naman for OG kasi sobrang lakas sa laning phase nitong Trent and si Jer Grimstroke. Sobrang sahit niyan and pati na rin si Leech at saka Anti-Mage, pwede rin silang lumamang sa laning phase. Kasi ang magiging katapat nila dyan kung sakali is, Centaur. Centaur. Oracle. Pwede umiwas tong Anti-Mage eh, kasi sobrang sakit ng Terrorblade eh, when he used the Reflection early on. I think, iiwas talaga tong OG dito eh, sa TB. Kasi TB, pag nag-metamorph siya, Anti-Mage, paano siya papalag? Anti-Mage needs a farm. And then, maganda lang for Topson kasi si Topson dito, given na OD siya versus DK, eh, kakainin yung DK dito. So, nakasalalay pa rin talaga sa lane to lane. Ito na nga yung third game natin, guys. Do or die situation. Sino ang matatalo dito will be out sa kanilang Europe qualifier region sa playoffs. Ito na nga, game number 3. Papakilala na natin mga heroes and players. Wait lang ha. Yan. For the side of OG, No-Tail dito sa Lich, Bossen on the Anti-Mage, or si Pyke at Huyan, Jerax, the Grimstroke, Sebastian, Trend Protector, Sebastian. Hindi siya Grimstroke na offlane, okay? Topson on the Outworld Devourer. Side naman ng Alliance, Insania, Oracle, Quipa, Dragon Knight, Mickey, Terrorblade, Boxy, Centaur, Warrunner, and si Taiga sa IO. Mm-hmm. But parang grounded yung mic? Hindi naman. Hindi. Grounded ba? Siya lang yung nagtatanong, hindi naman eh. Naririnig ko ayan, naman. Kung sa mga nagtatanong kung saan na si Kuya Alo, nasa Facebook siya, sa Focus Fire. Focus Fire Gaming, guys. Oo, nandun mga siya. Mga team Facebook, pwede kayong manood doon. Sa ano siya eh, sa Focus Fire. Like nyo rin and follow. Sa mga hindi makaka, ano dito sa Tamago, eh meron ho tayong fallback doon na mas accessible naman. At ito na nga, balik tayo dito. So, tingnan natin si Koifa for Dragon Knight. Are they gonna change the lane? Koifa, pwede siyang makipag one-on-one dito sa Trend Protector. Ah. Pwede siyang pumunta sa top lane. Pwede na mag-go ng dual off lane tong Alliance. Let us see. Ayan mo na. Bakit? Hindi ko alam eh. Hindi ko alam Jesuino eh. At dito lang kami. Iba din talaga yung... Iba yung Project Lepon. Iba daw yung ano, tunog. Meron sabi daw ground. Sabi nila, ayun o, grounded daw yung mic. Grounded ba talaga? Nanginginig yung tunog? Wait lang. Marami nagsabi. Dalawa. Ayun o, grounded mic. Uh-huh. Wait lang, guys. Sabihin nyo lang kung grounded ba talaga, ha? Okay naman daw, okay naman din. Naririnig ko kasi din kung grounded eh. So far, wala naman akong naririnig. Uh-huh. May spark lang daw talaga kaya grounded. May spark daw yung ano. Uy, ginamit agad dito, ha? So, sinabi ko kanina na yung Anti-Mage, iiwas talaga siya sa Terrorblade. But then, Alliance, going for the aggressive offlane. Oo, gusto nilang tapatan to si Busen. Kasi nakita naman nila kung gano'n sila tinalo. Paano sila tinalo ng OG gamit yung Anti-Mage. So, ang kailangan nga gawin dito ng OG, masecure lang nila yung farm ni AM. At saka ito din ha, for Koifa. Koifa, I think he is in trouble here in the mid lane for Outworld Devourer. Kasi isipin ba naman, pag ikaw DK, tapos katapat mo tong OD,
Ang OD dito, yung build niya, yung second skill, yung Astral Imprisonment, nakakabwisit yun ah. Nakakatigil ng farm. Ilulubog-lubog ka lang. Tapos mauubusan ka pa ng mana. And yung mahirapan to si ano DK sa last hits kasi wala na siyang ano, pag naubusan siya ng mana, wala siyang pang buga niya. Pang-buga. At ganyan, lulubog-lubog lang, tapos de-deny, ganun. Si Thompson dito. At saka isa din sa kay Koifa, dito yung kanyang performance. Koifa, pangit yung performance sa first game, kaya natala sila. Nung second game, naka-farm si Koifa, sobrang ganda din ang nakuha, ng nadulot sa Alliance. So ngayon, if Thompson successfully na makaka-shutdown siya, maganda yun ah. Maganda yun ang laning para sa kanilang dalawa. Ayan. So, ayan ah. Naku, top lane, Jerax and this Grimstroke. At nasabi kanina ni Alec na double yung ano yung magiging ulti ng Lich dahil nga sa Soulbind dito. Soulbind. Pati yung ano kahit yung Mana Void ba 'yon? Mana Void din madodoble dito. Ay naku, one on one. And si No-Tail gusto makaisa. Ay, si No-Tail. Taiga, one more hit. Okay, meron pang ano. Nagre-regen. Meron pang magic stick dito si Taiga. At maingat na maingat siya dito ako mag-blink in yung ultimate siya. Patuloy lang ho dito yung Dragonite at saka yung OD. OD so far, yung lalamang talaga. But then for Dragonite, maganda pa rin yung na-farm ang Dragonite dito ha. Still early. But then as the mid lane will progress dito, at yan na nga, kumuha na nga dito yung OD si Thompson ng first skill, yung Arcane Orb, yung minus Arcane mana. Arcane Orb, para... hindi makapalag masyado sa laning phase itong si DK. At lagi siyang walang mana. And kumbaga, hayaan lang sila sa mid lane mag-farman. Kasi kahit may mag-rotate na supports, hindi kayang patayin yung OD dahil walang mana itong si DK. Ito lang din, yung isa kong katanungan. Uy, wait lang dito sa mid lane. Yun ang babysitin na yun talaga eh. Si Koifa. Palubog, ubus mana. Ubus na naman mana. Tamang deny, ganun. Swerte niya pa ha, kahit level 1 na itong third skill niya? Equilibrium pala tawag nito? Binago na siya eh. Sure, magre-regen ka ng mana kapag nakapindot yan. Sa spell mana steal. What? Movement slow. Ang lakas pala ng OD ngayon, no? Pero hindi na siya yung ano, yung babalik yung mana mo. Hindi na ganun na yung may chance, 'di ba? Spell mana steal. Kailangan mo muna siyang pindutin para makagain ka ng mana. Hindi maano pa rin siya. Ay, hindi ko masyadong naintindihan. Causes any spell damage you deal to slow enemies and restore mana based on how much. Magre-restore pa rin yung mana mo eh. Pero pag hindi nakapindot yung third skill mo, wala, hindi babalik yung mana kasi 'di ba dati passive. Chocolate kiss mo. Ay, bawas mo. Ha? Akin na lang yan. Sa'yo na lang itong bago. Yan. So, for Taiga dito, sustain lang siya for Mickey. And then pwede nga ilipat ng OG, yung lane dito ni... Oo. No. Pwede nila ilipat para... Ang gusto kasi nila dyan, itapat si Seb dun sa... Terror Blade. Kasi ang sahit na ngayon ng first kill, yung Nature's Guide. Uy, nakamukhang masakit din dito sa bottom lane. Ito talaga, yun first blood. Nice one for the Pycat Anti-Mage getting off the first blood. Kasama ni No-Tail dito sa baba. Medyo naintindihan ko na yung third skill ng OD. Oo. Kailangan mo siyang pindutin para mag-regen ka ng mana. Mag-regen ka ng mana. Kung ano yung nabitaw na mana, na yung damage mo, ayun din ang babalik sa'yo. So, useful pa rin siya kahit level 1. Masakit yung OD, ha? Masakit. Lalong-lalo na pag nag-clash ka dito. Tapos pag nag-clash ka, tapos maraming death damage. Pero ito, Lusaw. Solo kill. Lusaw agad doon. 12 ba naman right? yung nakuhang int? Grabe si Anti-Mage, one more hit. Delikado rin. Pycat would fall down. Jerax, meron pang Inkswell gagamitin. Hindi lang maaabutan. Sa Jerax pa. Naku, may karugtong pa. May sustain from Sebastian. But then Jerax, walang kawala dito. Si No-Tail, wala din mana eh. Yan, pasigway-sigway lang. Lalaban sila, babalik yung Anti-Mage. Buti na lang yung Anti-Mage dito ah. Madali yung respawn rate. Jerax, napasobra. Napasobra si Jerax dito. At lalabang sila dahil nga merong metamorphosis right in time for Mickey. And eto yung katanungan ko kanina. Sebastian on the offlane, Trend Protector. Nagamit na nila ito ng TI-8.
But then I don't know for this patch kung compatible ba 'yun ah. Ah, mas masahit siya. Kung tutusin, mas masahit siya kasi yung first skill niya pag na-root ka may damage. Pag level 4 parang 200 ata, mga nasa 200 yung root damage. Dati sobrang liit lang ng root damage, di ba? Ngayon pinalaki yung damage pero kapag nahi-hit ka, hindi ka nagre-reset yung timer, yung parang delay. Uy, Mickey, turn delay. Around yung tether in ni Taiga, makakasustain. Ang leech mamamatay, wala na ring mana dito. Nandiyan pa sensei niya, buti na lang. Meron siyang magic stick. Oh, naka-blink out. So, yun nga yung nature's guys, kapag nahi-hit, kasi diba dati kahit ma-hit ka, basta nasa may puno ka, yung timer ng delay, ay yung fade ng fade pala. Nagko-cooldown. So ngayon? Ngayon, kada may hit ka, uulit. Ah, okay. Ngayon, ganun na siya ngayon. Kasi dati kahit ma-hit ka, okay lang, di ba? At mawawala ka pa rin. Oo. Pero maganda kasi, lumulusot siya sa puno. Ah. Pag naka-natures, guys, tagos sa puno. Ah, okay. Eh, di parang medyo OP na rin, kahit papano. Oo, isang palakpakan dyan, guys. Grabe naman itong aking analysis dito. Hindi na. Basta yun na yun. Yun na yun. Tether. At naka mahuli lang din si Taiga. Taiga. Alam ko kasi nagamit ko na kasi siya sa patch na to. Oh! Kaling naman ang TD. Top lane, Sebastian. And si Koifa on the rotation. Koifa again! With the successful kill para sa offlane ng OG. Ayan, makakapush yung sila afterwards. Ang nangyayari dito sa laning phase ng OG. Kasi ang gusto nga dito ng OG is ang makatapat ni Seb yung Terror Blade para mabugbog niya. Kaso napatay din dun si Seb. Tapos yung AM nila hindi masyadong nakakapag-farm. Ito yung ano, ito yung nakakatakot for OG. If OG, if the Anthemish cannot farm, pero wait lang, Stampede gagamitin. Meron pang Hoofstamp and Double Edge. Patay din si Topson. Dalawa na yung nabigyan. Ayan, busy, busy. Alliance is doing it. 3-7 on the scoreboard. Papasok pa yung anti-mage. Merong sustain from Mickey. And si Pika. At mamamatay! Walang blink. Nablinkin siya. Alliance is back. Insania with the stun. Yung Oracle dito permanently disabling Jerax. Si Jerax makakasibat ba? Oh, kaso hirap na yung AM nila na dapat nga nag-i-invest sila kay Pycat. Babay dito ang Archmage. Ayan pa si Mikay. May sustain pa ha. Double sustain to ha. Metamorphosis. Napakakate. Meron pang silence pero walang kapalit doon. Damage. Sorry. Masakit yung singaw ko. Ayan. Makakapos pa dito yung Alliance. Hirap na hirap na tong si ano no si Gusa na hindi kagaya nung game 1 na meron silang empower ni Magnus. Mm. 'Di ba? So eto mas mahihirapan mag-farm si Pycat. Sa screw. And oo, si, pwede nga sanang ginawa nila tinapat talaga, nilipat na agad nila si Pycat doon sa top lane kasi tingnan mo ginagawa ni Seb, wala naman siyang nagagawa doon sa top lane, parang pina-farman niya yung center war runner. Eh, yung trend hindi naman kailangan ng masyadong item eh. At eto lang for OG, ang kalakasan nila is the clash habang wala pang metamorphosis. Meron pa si Sebastian, overgrowth is available. Palalaban dito ha, si Koifa, makunat yung Dragonite. Pero kinakailangan nila mag-space out. Overgrowth sa tatlo, magkoconnect ko dito, magte-teleport pa Jerax. Gagamitin yung Stampede. Lalaban dito yung Alliance, mararekta. Agad nila yung isa. And si Topson, mamamatay pero makapag-caster Eclipse. Nakumit pa, ang ganda ng Inkswell. Pero yung mana void for Busen, what? Wala man lang bawas yung mana void doon. Kompleto pa ba? Hindi pa, namatay na nga yung Ayo. Pero hinahabol nila yung Dragonite. Centaur, gusto makapag-stun. Stun na, ibitaw. Pycat, mamamatay si Pycat. Nasa loob siya. Sebastian, madadamay pa. Oh, hindi makakatago yan eh. And Alliance will get the first 10 kills. At sila pa yung mananalo dito sa bottom lane. Show fight recap, guys. And 800 gold change. And 1,500 experience sa side nila. And 4,000 all-in-all net worth advantage. Oh, first 10 kills makukuha ng Alliance. At huwag nyo kalimutan, guys, if you want to bet the real money. Ayan. Ayan, guys, gamitin nyo lang yung code na Lupon para maka-earn kayo ng 50 euro na bonus kapag nag-top up kayo. Grabe. OG, guys.
Pycat. Wala pa nga ang boots wala sa Pycat dito. Wala pang item si Pycat Na ano naman, pinapahirapan. Pag nahihirapan si Pycat, nahihirapan din yung OG Pag nahihirapan. At saka itong yung trend protector. Kahit dati, pinipick talaga siya para ma... Kumbaga pampahirap sa laning phase ng kalaban. Pero ang nangyari, lumamang pa yung center doon, 'di ba? Oh, lumamang pa nga yung center at saka yung so center. So parang medyo doon pa lang nag-fail na yung draft nila. Oo. Saka yung center ngayon ah, meron na siyang blink dagger this early on. Look at the blink item. Blink dagger. Tapos may burst din kasi yung center yung double edge pati yung third skill niya. Oo. Yung may dagdag siyang damage kapag kiniklik mo yung retaliate. Oo. So, online na yung Stampede. Alliance could go again for another clash if they want to. Si Topson, engagement na! Gagamitin yung Stampede. Nabati na nga. Merong silence. Makakasibat pwede si Topson. Pero meron na namang stun. And relocate in! Surprise, Mother Father! Nandiyan pa yung Terrorblade. Hinahabol nila yung OD. OD! Hindi makakasibat pa. Jerax, Sebastian. Naiwan si Sebastian. Na Dragon Tail pa. Yung Trend Protector. Mamamatay pa dito. Babalik man yung ayaw sa kanyang relocate, but then naiwan yung Terrorblade, makaka-push out pa sila. They need to defend. Kaya nga nag-buyback dito yung Trend Protector to prolong the push. Meron pang heal dyan. Papasok ba? Stun! Dito na Centaur sa dalawa. At meron pang damage dyan si Koifa na Dragon Tail pa. Overgrowth gagamitin sa tatlo. But then to no avail, OG dito, wala man lang follow-up. Kompleto pa rin yung Alliance. Napakakunat ng Dragonite. Wala makakapigil talaga sa kanila. They would take down the third tower. Ay, naku, nadamay pa. Nakuha pa ni Boxe si Jerax. Oo, ang tagal din kasing ang tagal din mag-level 6 ng supports ng OG. Na, ayun nga yung parang lamang nila sa teamfight, diba? Kagaya nung sinabi mo kanina, lamang sa teamfight yung OG dahil pag na-soulbind, tapos meron nung kahit yung Mana Void or yung Phantom's Embrace, yung silence ni Grimstroke. Tapos Chain Frost. Sobrang sight nun sa teamfight eh. Eh, pero so far, wala pa kasing ultimate yung dalawang ng OG. Oo nga, kaya nahihirapan sila. Wala pang, ayun, meron ng soulbind sa wakas. Yung Chain Frost na inasahan, online na rin ngayon. At maganda yun for Alliance na habang wala pa nakukuha ang ganun yung mga support nila, nakuha na nila yung 8,000 net worth advantage, which is so big ngayon in this 13-minute game. Oh, at saka kung titingnan mo, yung Terrorblade 7.2k net worth, while etong si AM 3.2k. Oh, at saka nasanay tayo for AM, when AM on the 14-minute mark, Papa Battle Fury na siya kasi nakukuha niya na Threads, Wraithban, 17-minute mark. But look at the AM dito, nakaka-power Threads niya lang, kakabili niya lang. Sobrang layo niya pa sa Battle Fury, kumbaga. At naku, papasok pa dito yung Centaur. Na-stun na nga si Topson. Dragon Tail to follow up. May Chain Frost at saka Soulbind. Enough ba yun? Enough yung sustain. Hindi pa namamatay dito sa side ng Alliance. Topson, nabagsak ng Eclipse. Topson, mamamatay. Overgrowth sa tatlo. May connection doon sa OG. Pero meron pang Thunderford. Buhay pa rin yung Terrorblade. Sebastian, maiiwan. Sebastian, wala nang kasama. At mamamatay pa dito sa clash na to. Ang hirap din para sa OG kasi sasabihin ko sana kanina na kailangan ng OG na maghanap muna ng pick-offs kasi hindi nila kayang lumaban kasi itong Alliance din, sama-sama sila So kung sabihin natin mag-team fight, pwedeng sabihin, kunwari kahit tatlo lang yung heroes ng Alliance, pwedeng mag-relocate in yung IO. So kumpleto agad yung Alliance doon sa team fight na yun. Diba? And hindi pa pwedeng mag-team fight tong OG kasi hindi pa pwedeng sumama to si Pycat. And in this state, kailangan niya mag-farm muna. And in this state, may sustain from IO na kung sinong irerekta ng OG, rektang sustain. Isa pa yung Centaur, nakakalimutan nila yung Centaur. Hindi nila pinapansin yung Centaur sa sobrang kunat ng Centaur. Kaya nakaka-setup ng maayos dito. Ang dami niya nabibitaw na hoof stamp, pati double edge. Ang ganda ng mga hoof stamp niya. Isa, dalawa, tatlo. Sulit na sulit na yun. Kung sino man makukuha, si Topson ba? Basta marerekta lang yung core hero. And for Antimesh dito, binibigyan nga siya ng space ng OG. But then, every time OG sacrificing every clash for Antimesh to farm, matik for Alliance na meron talaga silang kalamangan dito. Hindi pa man sila nakakuha ng Roshan. Pero ngayon ha, alanganin na to eh. There is still hope for OG. This is not yet over for them. Ang kailangan nang gawin ng OG, yung pick-offs muna. Tapos parang gagawa lang sila ng space para dito kay AM para makahabol sa farm. Stampede na naman sa top lane. Papasok pa. At si Pycat.
At mahahabol pa siya ng spirits. Buti na lang nakaalis pa siya, makunat siya dito. Nakunat siya. At makakapush lang dito yung Alliance. They're going for the push. Koifa, Dragon Form, na i-commit na dito sa top lane. Tatlo lang, apat lang yan ah. At magbibigay man ng space yung OG sa kanilang farming. But they're also giving space for Terrorblade. Bottom lane, Thompson, relocate si Thompson, mahuhuli ba? At yan na nga. At na-recta, teleport, damage is real and Thompson will die. Wicked sick na nga dito yung si Mickey. Babalik pa siya dito oh. Two birds in one stone. Kumbaga yung gamit ng relocate doon ng Ayo. Ipupush out nila. Makunat man sana yung OG pero wala pa silang enough damage na makakapalag dito. Slow siege for Alliance. And Sebastian, buti si Sebastian nakapasok pa. And, kukunin lang talaga ng Alliance yung kanilang objective na map control. Uy, na-deny lang ni Jerax yung tower ah. Ang hirap din talaga para sa OG kasi yung ano nga, yung OD, 'di ba? Kagaya nung sinabi mo kanina na kailangan greedy yung AM at saka OD na pick. Kasi pareho silang right clicker eh. Parehong right clicker yung dalawa and kailangan muna ng item para maging masait yung normal attacks mo. So yan na nga oh. So wala silang masyado. Ang AoE nila or magic damage nila dito galing lang sa supports. Kasi si Seb wala din masyado eh. Taga-overgrowth na lang gagawin yan sa ngayon. Ang ganda talaga ng picks ng Alliance dito eh. Even though na yung kanila mga support dito na hindi masyado disabler. At yun lang, yung Centaur, ang ganda ng mga disable, yung Dragonite, papadaya pa siyang rumayekta at saka tumangke. So ngayon sa net worth dito, Terrorblade guys, sitting on 10,000 net worth. Kasunod pa yung Centaur, na minsan lang natin nakikita talaga. Na mayaman, mayaman. Masayaman pa siya kay ano, DK, na mid lane. Mas mayaman pa nga siya dito sa anti-mage eh. Na anti-mage, 5,000 pa lang napaparm. Yun. Nako. Pero ang maganda naman para sa OG kapag nagka-item, nakahabol pa sa item, pag hindi pa masyadong napaaga yung push nitong Alliance. Kailangan talaga nilang humabol and literal na hinabol nila. Literal na hinahabol nila dun eh. Gamit yung Stampede, pero yung Stampede dito mapipitas pa si Pycat. Ay. Pwede pa sila makapag-Roshan. Mabilis lang to na Roshan para sa Terrorblade with that Metamorphosis. At yung Ayo na mag-a-add sa kanya ng attack speed dito. Roshan attempt. Habang paparating pa lang si Koifa yung DK. Ako, kukunin na nga nila yung another advantage. Walang magagawa yung OG dyan eh. Kahit papalag sila dito, walang item talaga yung anti-mage eh. They have the Soulbind, they have the Chain Frost. But then, Alliance dito, nakahanda sila. Napakakunat na ng dalawang heroes nila. Ayan na nga yung on the line dito ha. Very crucial yung match na to, pero wait lang, OG dito. Uy, nako po, pumasok na si Nautel. Pinasok na ni Nautel, pero siya yung unang namatay. So, ayun na, very crucial yung match natin. Relocate, by the way, hahabulin ba? Yung Stampede, cooldown pa, pero meron ng dagger dito. Si Jerax na spot out. Jerax, makakasibat. Uunahin nila dito si Thompson. Chasing down Thompson. Ayan, walang inabutan. Walang inabutan. Ang mananalo dito, guys, sa game na to, ang kahalabanin ng Team Liquid. Sa team playoffs na yan. Upper playoffs bracket na yan, guys. At saka si Kuya Nick ang magkakast niyan sa playoffs. So, abang-abang lang. And the hopes and dreams for OG dito, unti-unting nag-crumble down. Kasi Alliance, they are still showing na sila pa rin yung lamang dito sa third game. Very painful to watch, kumbaga, no? Very painful. Oo, kasi huling laro nyo kayo yung TI8 champs. Tapos yung major pa, nagbakasyon kayo. Tapos yung chance nyo sa makakasali sa major. Kinakailangan din kasi nilang sumali para maka-adapt sila sa meta. But then the odds ngayon nasa favor ng kanilang kalaban na Alliance. Sebastian dito, meron na siyang Meteor Hammer. Meteor Hammer, first item choice. Ayan. Magiging ano yan, parang pang-def nila sa high ground push. Lahat. Pag nag-high ground naman, palag-palag pa, pwede pa silang makabawi. At wala pa nga tayo nakikita magandang Soulbind, di ba? Oo. Pag nag-high ground, dyan natin makikita yon mga kapalag, kahit pa paano tong OG. But then Alliance dito, meron ho silang Aegis advantage. Ayan. Gusto nilang kunin yung last second tier tower dito sa mid lane. And for anti-mage dito, 1,000 more para sa kanyang Battle Fury ha. Hindi na nga pinapansin muna si Pycat ngayon kasi hindi pa siya gaano ka-effective. So Alliance pursuing here on the push sa third tier tower. Papasok agad yung Centaur kay Nautel. And si Nautel, burado agad.
No tail will die. The push is here. Metamorphosis gagamitin. Makaka-chain thruster dito. Uy, nakita pa si Sebastian, ha? Ang ganda ng Meteor Hammer. But then the Meteor Hammer, walang follow-up. Traba-trabaho lang for Mickey. At ayan na nga si Sebastian. Nakita na. Papasok pa yung hoops on Sebastian. Mamamatay nga dyan. Buyback afterwards for the Trent of Protector. But then push lang gagamitin dito ng Barracks. Sa Barracks yung na AM, hindi pa rin OG. Kasi hindi rin kasi siya kahit may makuha niya ng Battle Fury, hindi na rin kayang mag-blink in eh. Hindi siya pa na mag-blink in. Hindi siya makakapalag pa rin dito eh. Kailangan niya pa ng item. So, Alliance sacrificing their bottom tower, but then they would gain more on their favor. Yung top lane makukuha na nga nila dito. So, they could wait for the Metamorphosis to cool down again. At dalawang minuto yan ah. And sapat ba yung dalawang minuto dito for Pycat na makakahabol sa farm? Oo nga. Yan sobrang bugbog yung AM. Sobrang bugbog nga. Ilan yung score ng AM dito? 0-4 for AM. 0-4 lang yung naging score niya. Pero wala din kasi siyang space para mag-farm eh. Lalaban ang OG ha. Papapunta si Topsan, papapunta yung AM. Pero naku, top na naman si Sebastian. Si Notel Soulbind, walang Chain Frost. Cooldown pa ata. Sebastian na lockdown. Stampede gagamitin. Overgrowth dito sa Ayo! One more hit! Ayo! Mama, hindi siya magbibigyan. May false promise pa dito sa side ni Insane niya. Babalik pa yung buhay. Centaur, kinakailangan na mag-go-in. Koifa, nag-aabang with the Shadow Blade. And yung Terror Blade, hindi sila papalag eh. Kampante sila dito. Walang Metamorphosis sa inyo na yung ultimate nyo. Babalik lang yung buhay namin dito. Yeah, we could go for the slow but sure na game plan, sabi dito ng Alliance. So, nasa bottom lane lang yung Terrorblade, yung Metamorphosis dito, kalahating minuto na magbabalik. And they still have the Aegis advantage, take note of that. Aegis advantage, dalawa yung buhay ng Terrorblade dito. O, kailangan ng OG na patagalin yung pag-take ng tower dito ng Alliance. Or kung tsaka kunwari may magre-relocate or may magti-TP, kailangan nilang pigilan para maka-split push tong si Pycat. Ang mahirap lang kasi teka lang si Jerax. Ayan, mahirap din ata si Jerax dito kung mapipitas. Mapipitas si nga siya. Makaka-push pa dito. Dragon Form na ikumidagat pero they are not going for the mid lane. They're going for the bottom lane. Habang si Anti-Mage dito, Battle Fury pa lang. Ang hirap din kasi para sa kanyang mag-split push kasi andyan yung relocate eh. Ayan ba? Susugal na ba si Pycat sa kanyang Battle Fury? Handa na ba siya sa laban dito sa bottom lane? Kasi kakatukoy na nga ng Alliance yung second lane. And babalik nga si Jerax. Fortifications gagamitin. BKB for the Terror Blade. Nag-expire yung Aegis. Papasok pa dito yung Centaur. Clear na clear si Boxy ah. Kung saan niya gustong tumuloy. So, Anti-Mage taking care of the secondary tower. But then, Alliance, wala silang pakialam. Ayun na nga yung fortification. Mawawala na nga. At papasok pa yung Soulbind. Chain Frost. Meron pang Manta style. BKB for Dragonite. Mamamatay agad si Notail. Notail, makakabayba ko siya dito. At damage lang for Koifa. Matatapos na yung combo dito ng OG. Alliance still standing tall. Alliance, lima pa yung Alliance. Well, Anti-Mage going for the third tier tower on the top lane. Slow push lang yan para kay Pycat. Pero buy time lang yun, pansamantala. Ay, hindi pa nabasag yung tower pala. Isa din sa mga very, sa OG na side is yung Ice Armor at saka yung Living Armor sa kanilang tower. Kaya, even though na merong firepower yung Alliance sa Metamorphosis, di ba, nasanay tayo? Metamorphosis, sobrang bilis mag-push. Eh, given the fact na yung Living Armor, meron na siyang 60% parang, reduction. Parang, nagkakapag-asa pa yung OG, no? May pag-asa pa sila. They're buying time for Anti-Mage dito. Lalo na nakapag Battle Fury nitong si AM, unti-unti na siya makakahabol sa farm. May BKB na rin ang si Topsan. Ang mangyari dito yung Alliance, may pressure silang bumasag agad. Kaso nga, yung Living Armor, tapos yung Frost Shield, ayun nga, mahirapan silang bumasag. And yung Metamorphosis kasi, may duration lang eh. Pagkawala nun, mag-replay safe ulit yung Alliance. Well, si AM, hindi na nga siya sumasama, diba? Tamang basag na lang siya eh. Tamang speed na lang. Si Sebastian. Dito lang si Sebastian, oh. Mukhang pumupuso pa naman. Pumupuso pa. AM, medyo matagal pa siya sa kanyang Manta style. But he is getting there. OG sacrificing their game for Pycat to catch up talaga. Then si Trent Protector, guys. Trent Protector dito.
makakapag-dagger na rin siya. Yan yung next item niya. And then, eto lang for Alliance. Habang cooldown pa yung kanyang metamorphosis, they're going for the objective. Koifa, Dragon Form, Manta, and Terrorblade BKB. Yan, meron na siyang metamorphosis available na rin. Nasa taas lang si Pycat. Pycat, 1,300 more para sa Manta style. Papalagba sila. Ay, naku! Makikita pa ba? Ay. Kita nila itong ano. Kukunin lang nila. So, slow-slow lang for Alliance. Papalik lang yung buhay ng ano, ng OG. Uy! Hahabulit! Uy, na-stop! Grabe naman yun! Nakuha nila pero they don't have the vision. They have the idea na baka nandiyan pa rin yung Ate Mage. Oh, hindi lang nila alam kung meron ba talaga. Uy, na ano ni Koifa. Narinig yata yung blink. Tapos, nandito lang si Sebastian. Wala silang ward. Wala silang pero, sentry. Wala pa rin gem. Uy, kitang-kita. Shadow Blade, Dragon Tail, gagamitin, relocate sa unahan. At ayan na nga, nako, si Busen, blink si Pycat, makaka-blink out pa. Centaur. Hindi, okay lang. Buhay siya, wala nang stampede. Nakakatakot yung kalagayan na yun, ha? So, Alliance with the 18,000 net, we're still finding the answers kung paano nila mapipigilan tong anti-mage na nagsisplit push. So far, nabibisit sila dito. But look at the win probability. 100% for Alliance. Hindi na lang ginawang 99%. Hindi binigyan ng 1% yung OG eh. Green yung ano ah. Nasa baba nga. Nasa Alliance nga. Alliance ba yun? Okay. Nasa Alliance yung Dire eh. Nasa baba yung Dire. Oh, okay. Regent yung nasa taas eh. Yan, painful pa rin ngayon. Tahimik pa rin tayong lahat. Nag-aabang tayo ng himala dito. Oo, himala talaga eh. May himala ba? Pero si Miracle nasa liquid yun eh. Nandun si Miracle. Anong item ng OD? OD, BKB yung kanina eh. BKB and the 4 staff with the Kaya. And, hello? Ano to? Kaya and Yasha. Kaya and Yasha yung build niya. I see. So, attack speed at saka mana reduction for this Outworld Devourer. Merong smoke. Ito lang, nakaabang. Maganda yan kapag nakuha niya na yung Hex. Sasacrificion ba ng Alliance? Papasok na nga dito si Norton. Nakuha agad si Norton. Buburado. Walang buyback ko dito yung si Lich. And then, push na lang pero dito. Pero sa top lane, nakakabasag din naman yung AM. Pero mas mabilis tong... Wala silang living armor ngayon eh. Wala silang living armor ngayon. Sadly for Pycat, babalik lang ba siya dito? Kinakailangan niya ng depensahan kasi Mega Creeps is on the line. The last lane, the last barracks na lang ng OG. OG, still going for the split push? Wala, hindi pa pwedeng pumasok yung ano doon, yung AM. Ang gagawin lang ng AM dito, ipipressure niya yung Alliance na mag-back, na hindi bumasag. Kasi pag nag-team fight sila, sabi natin, lima yung OG, tas yung Alliance, kumpleto, hindi rin nila kayang palagan sa team fight. Eh. Ayan, good evening, Lorenzon. Ayan, shoutout from Abu Dhabi, hashtag Alicnatics. Ayan. Mga Alicnatics talaga eh. Sabi dito ni Jire, Cancer Post, bakit walang PM sa radio, puro AM? Meron naman ah. AM radio station. Meron yung mga balita. Hindi, wala nga daw, walang PM. Ano? Walang PM na radio station. Tama. Ay nako, tama nga pala. Walang PM nga pala, no? Dapat mag-invest na yung 4 pang clear ng waves dito. So, tumatagal pa yung game natin and magda 30 minutes na. Pero Alliance nakuha nila yung last ano eh, yung second lane nila. So, the last stand na lang for OG is yung nasa mid. And kinakailangan na lang nila na kinakailangan nila naman ng konting regroup para ma-push out. And second Roshan is up by the way. Ayan. Ages and ages, ages and cheese. Patagalin ng maka-farm pa tong AM. Ayan nga guys. Nako, magro-roshan pa sila dito. Kasi alam ng Alliance na buhay na. OG is doing it. Pero eto, roshan, hindi nila ata kayang i-contest to. Eto na yung second roshan. Pipilitin ng Alliance na makipag-clash. Naka-regroup dito si Bastion and si Pycat. Alam nila. High ground. Makakarating ba? Eto na ba? Yung kinakailangan na himala. Meron na. Yung Meteor Hammer. Nagpakita na ng motive
dito yung OG for the contest. Papasok na dito kay Sebastian. Kita-kita ng world. Si Sebastian mamamatay dito. Hindi man lang makaka-overgrowth. Monster kill na si Mickey. And Topson with the BKB. Force promise. And that is the Chain Frost. The Womo Kobo for OG. Yung huling sayaw nga nila. Papasok si Pycat. Wala pa rin mamamatay. At ayun na nga. Manabigyan pa si No Tail. Two supports are down. No Tail is out. Triple kill pa para kay Mickey. Meron mang mana board, but then Pycat nagparamdam na so para lang magpatiwakal. Ultra kill. Hindi man lang ginawang rampage. Oh, grabe kasi talaga yung sustain ng Alliance. Eh. Imagine mo, meron ka ng IO, meron ka pang False Promise, at saka yung Purifying Flames. Ano ko, nag-BKB na nga si Koifa dito eh, kasi wala na siyang pakialam eh. At naku po, Alliance is doing it! At makukuha na nga nila yung Mega Creep objective dito. And OG is still not tapping out. They are coming up on their senses na naku, hindi para sa atin tong major na to. Hindi pa para time na mag-shrine tayo ngayon. Double buyback gagamitin ng OG and they will defend this Mega Creeps right now. Alliance, shopping muna tayo dito. Enter Blade, pwede pa sila makapag-roshan afterwards. Grabe din yung kasi yung False Promise eh. Meron silang gustong rektahin. Oo, kaso may False Promise, oo, no? Hirap. Nakaka-visit talaga. Magro-roshan ngayong Alliance eh. And OG, guide support, hindi mapatay ng OG, no? OG, going for round 2. Magre-reset naman yung mga laban, mga kaibigan. And nasa high ground lang. Alliance, wala silang metamorphosis. But then nakahanda sila dito. They are waiting for the Mega Creeps na makaka-push out. They know na OG pag desperate. Pag namatay yung OG dito, yung AM at saka yung OD. Yes, sayang. Namatay, wala na kasi kaka-buyback lang. Puro nila. TI Champions yung nag-aantay. OG, TI Champions, Alliance, TI Champions, and Liquid. TI yes. Champions din yon. Labanan to ng mga TI champions. Itong sa Europe Division or region, kumbaga. Wala na eh. Wala na pakialam yung OG. Wow, yung gera base pala namin. Talaga yung sa Europe. Gera tayo dito, gera. This means war para sa amin. Metamorphosis. Hinihintay lang 30 seconds para sa metamorphosis. Sebastian. Pero mukhang hindi na nila kailangan. Yan. Na gusto nilang kunin. Defense of the Pride daw, sabi ni Pyro. Defense of the Pride, kumbaga, Jerax. May binabalak si Jerax. Sebastian, nasa loob. Sa Rosh Pit area. Sebastian, yuhuu! Makaka-dagger out lang. Jerax, makaka-evade somehow. And napilitan na nga si Notil na defensa. Kasi eto na yung Mega Creeps. Online na online. Nasa Rosh Pit area pa lang. Sumasayaw-sayaw lang si Pycat. Papasukin na yung Centaur. May silence from Centaur. Gusto nila maka-Aegis steal. Ayan na nga yung Womo Kobo. Na-snatch pa yung Aegis. Kumakapit pa si Pycat. Aegis magagamit. Blink out lang kaya yan. Meron pa bang stun. Stun! Uy, naku! Yun lang. And sorry Jeez. For Jerax dito. GG na. The Desperate Gaming for OG. Oh, GG. And GG will be called, guys. Alliance is back. Alliance you will know. Face Liquid further sa ating playoff bracket. Sadly, the TI8 champions has fallen down. Maybe the time is not yet the proper time for this major. And siguro, iisip pa sila kung ano, saan ba tayo nagkamali mga ganun? I'm sure. Pero may pag-asa pa naman sila sa minor. Kailangan nilang mag-champion. So, may chance pa yung minor, yung OG sa minor, Bucharest minor, di ba? So, pag ma-champion sila doon, mayroon pa silang slot papunta sa chunking major. Sa major na which is dito na pinaglalabanan din nila. And I'm very sure for No Tail na he will come on his senses. Nasa part na siya na ganun eh. He was on the part na sobrang down niya na, sobrang ano niya rin, sobrang depressed niya. Pero ayun, No Tail has fallen right now, but I'm sure OG will rise up again. So Alliance, congratulations nga pala for Alliance for showing na nasa kanila. New bloods yung Alliance ah. Yung mga dating player nila, wala na. Natalo pa nila yung TIA Champions. Yun na yung ngayon. Lahat ng players ng Alliance, so nag-champion sila, wala na. Hindi na sila Alliance. So, eto parang, kumbaga,
new generation ng Alliance. Mm, the new generation of Alliance will face off the Liquid TI champions din. Tingnan natin if they will have a shot, guys. At ayun na nga, yung subscribe din kayo sa aming YouTube channel. Don't forget ayan, that kung one. Kung hindi nyo napanood, guys, sa Lupon WXC na YouTube channel and para sa Sir Mike Plays and mga vlogs naman sa Team Sherwin. Sa yan. Team Sherwin, lalabas din dyan soon yung ating scene, yung pinaka and yung pop quiz na dati na yung mga ano namin, yung mga content namin, oh, guys. Guys, ang playoffs ngayon na. Ngayon na agad. Ngayon din. Ikakasya yes. Ni Kuya Nick. Ikakasya ni Kuya Nick and ni Alec again sa Liquid next game. Liquid versus Alliance. Classic din. Mga TI champions din maglalaban. So, yun lang ang katanungan. Pinakita dito ng Alliance na kaya nilang talunin yung dating champions. Or sila ba yung magiging the champions layers kumbaga dito. So playoffs will be the next battle dito and ikakasyan ulit. So Kuya Nick, wag ho kayong aalis guys. Project Lupon WXC, we will be right back. Oh, yeah.